Nagangalit na apoy ang tumupok sa hilera ng commercial establishment sa Barangay Talon 1, Las Piñas, pasado alas 3 sa madaling araw. Ilang kawad ng kuryente pang nakislapan. Itinaas ang ikalawang alarma ng BFP. Mahigit sa 20 fire truck ang rumisponde. Natupok ang 7 commercial establishments kabilang na ang ilang tindahan ng school supplies, ilang kainan at bakery. Sinubukan pa raw ng mga residente na apulahin ng apoy, pero hindi kinaya. Lumalaban na yung apoy, kaya hindi na naagapan. Parang may sumabog ng 2 machine na, kaya yun, kumalat na agad yung apoy. Mahirap talaga, lalo nagdaan ng pandemic. Eh nilalaban ko lang po ito eh. Nadamay rin sa sunog ang 6 na bahay. Si Mang Roderick walang naisalba ni isang gamit. Natutulog po kami. Bigla na tamay ko po namin dito na ang kuryente na nasusunog. Tapos bumabaw para gisingin yung mga bahay namin. Ayon sa BFP, nalampan nila ang sanhi ng apoy at kung saang establishmento ito nagsimula. From commercial to residential, naapektuhan lang naman yung kabahayan. Then inaalam pa rin naman natin, no? Kasi yun pa lang naman sa ngayon ang nakalap natin na impormasyon. Bukod sa dikit-dikit ang mga establishmento, isa raw sa nagpahirap sa operasyon ng BFP ay nawalan sila ng supply ng tubig. Meron naman tayong nearest hydrant, kaya lang magti-take time syempre yung travel niya nung truck dahil hindi naman ganun katagal yung mabilis lang naman yung minuto maubos yung tubig sa truck. Pasado alas 5 ng umaga nang tuluyang maapula ang sunog. Inaalam pa ang kabuang halaga ng pinsala sa ari-arian. Hindi naman nadamay sa insidente ang katabing Talon 1 Elementary School. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Abiso naman sa mga Maynilad customers sa Las Piñas, Imus at Bacoor, ihanda na po ang imbakan ng inyong tubig. Sa anunsyo kasi ng Maynilad, mahigit isang buwan po kayo makakaranas ng 13 oras na water interruption kada araw. Simula po yan sa Miyerkules, June 28 hanggang August 8. Sa Las Piñas, apektado niyan ang mga barangay ng Almanza 1, Pilar, Talon 2 at Talon 5. Sa Bacoor naman, kasama po riyan ang barangays Molino 2, 3, 4, 6 at 7, pati ang Queens Row Central, Queens Row East, Queens Row West at San Nicolas 3. Habang sa Imus, apektado ang mga barangay ng Pasong Buaya 1 at 2. Paliwanag na Maynilad, kailangang palitan ang 3 sa 14 na ultrafiltration membrane sa Putatan Water Treatment Plant. Magkakaroon daw ng panibagong schedule ng water interruption kapag kailangan na ring palitan ang iba pang ultrafiltration membranes. Sa mga bibili ng bigas, mataas pa rin ang presyo niyan sa ilang pamilihan. Posible pa raw yung magtuloy-tuloy hanggang sa susunod na buwan. Balita hatid ni Von Aquino. Dahil sa pagtaas ng presyo ng bigas, hindi na nakakabili ng stock ng bigas si Maria Santaana. Ang taas! Grabe! Binabudget kung magkano pinagkakasya para magsapat sa buong isang araw. Sa Litex Market, nagmahal ang well-milled, premium at special rice kumpara noong nakaraang buwan. Ang broken o durog na klase ng bigas sa Kamuning Market, 10 piso ang itinaas. Ang well-milled rice mula 38 pesos to 46 pesos, ngayon 40 to 60 pesos na. Sabi naman nagtitinda, Mayo pa nagsimula ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas. Sabi nila ang presyo daw ng palay halos 25 per kilo na. Palay pa lang. May problem po ba sa supply ngayon? Wala naman. Tuwing order ako, may dumadating. Nakukuha lang namin dati ng mga 1,850. Ngayon tumaas po ng mga 1,950. 1,920, ganun. Yung isang kaba naman. Tumaas siya ng 70 to 80. Ganun po yung tinaas ng commercial. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, mataas ang presyo ng imported rice dahil mataas ang presyo sa world market. Umabot na rin daw sa 25 pesos per kilo ang palay, kaya pataas ang presyo ng local rice. Yung benta ng Vietnam, Thailand, and Pakistan, mataas din yung presyo ng world market price. Sa ngayon, itong mga harvest kasi is yung harvest ng December, January, planting season. Agawan na lang yung stocks na binibilihan sa mga places. So, kaya tumaas ang presyo. Dagdag ng SINAG, posibleng pumantay ang presyo ng local rice sa imported rice na 42 pesos.
Inaasahan daw nila na tataas ulit ang presyo ng bigas ngayong Linggo at sa kalagitnaan ng Hulyo. Bababa naman daw sa bare months na panahon ng anihan ng mga tinatanim ngayong Hunyo. Para mapababa ang presyo ng bigas, mungkahin ang sinag, tulungan ng gobyerno ang mga local rice farmers. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng Department of Agriculture. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. May binabantayan na low pressure area ang PAGASA. Alamin natin ang detalye sa GMA Integrated News Weather Center kasama si Katrina Son. Salamat Rafi, mga kapuso. Hindi pa nagpapaulan sa ating bansa ang binabantayan nating low pressure area. Iyan ay kahit na nasa layong 500 kilometers silangan ng Borongan, Eastern Samar ang nasabing LPA. Ayon sa PAGASA, ang Intertropical Convergence Zone kung saan nakapaloob ang LPA ang nagdudulot pa rin ng pag-uulan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Mga local thunderstorm naman ang inaasahan sa ilang panig ng Luzon. Mababa ang tsansa ng naturang LPA na maging isang bagyo kahit na posibleng magtagal ito sa loob ng linggong ito sa ating PAR ayon sa PAGASA. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ang halos buong bansa sa mga susunod na oras. Posible ang heavy to intense rains sa ilang lugar kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Nakataas ngayon ang thunderstorm advisory sa Oriental Mindoro. Ayon sa PAGASA, tatagal ang babala hanggang alas 12 ngayong tanghali. Asahan din ang pag-uulan dito sa Metro Manila. May ilang lugar ang posibleng makaranas ng malalakas na buhos base sa datos ng Metro Weather. Dahil sa pag-uulang nagdulot ng malawakang pagbaha, nagdeklara ng State of Calamity sa Kabakan, Cotabato. Inaprubahan niya ng sangguniang bayan nitong Biyernes kasunod ng pagbaha sa 10 barangay. Sa pamamagitan ng deklarasyon, mas mapapabilis ang paglalabas ng Calamity Fund para tugunan ang pangangailangan ng mahigit 4,000 pamilyang apektado. Ilang araw na ang masamang panahon sa Cotabato kahit walang bagyo. Ayon sa PAGASA, Intertropical Convergence Zone o ITCZ pa rin ang sanhi ng pag-uulan doon. 10 araw na kalive si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Sa anunsyo ng Department of Justice ngayong umaga, personal daw ang dahilan ng wellness leave na effective immediately. Tinitiyak ng DOJ na patuloy silang magsisilbi sa publiko sa gitna ng leave ni Remulla. Hiling nito ang pagrespeto ng publiko sa privacy ng kalihim. Isinusulong ng ilang bayan sa Negros Oriental na ipagpaliban muna ang nakatakdang barangay at sangguniang kabataan election sa October 30. Siyam na alkalde, kabilang po si Pamplona Mayor Janice Degamo, ang nagsasabing huwag na muna itong ituloy para matugunan ang umano'y political violence sa probinsya. Kasunod po ito ng pagpaslang kay dating Negros Oriental Governor Ruel Degamo at siyam na iba pa noong Marso. Ayon sa COMELEC, magkakaroon ng mga konsultasyon ngayong Linggo at posibleng ilabas ang desisyon sa katapusan ng Setyembre o simula ng Oktubre. Dagdag ng komisyon, sakaling maurong ito, kailangan pa rin maisagawa ang eleksyon sa loob ng 30 araw mula sa orihinal nitong petsa. Halos 2,000 marino kasama ang kanilang pamilya ang nakisaya sa Seafarer Fiesta na ginanap po dyan sa Pasay City. Nagsilbing media partner sa Seafarer Fiesta ang GMA Pinoy TV. Balitang hatid ni Jamie Santos. Para kilalanin at ipakita ang pagpapahalaga sa mga hirap at sakripisyo para sa bansa at kanilang pamilya, isang Seafarer Fiesta ang ginanap sa isang hotel sa Pasay nitong Sabado na pinangunahan ng PropelMe, isang app na nagsisilbing one-stop shop para sa mga maritime professional. Present sa selebrasyon ang GMA Pinoy TV na nagsilbing media partner sa Seafarer Fiesta. Pinilahan ng mga marino sa naturang event ang GMA Pinoy TV booth kung saan ang mga pumila ay nagka-chansang manalo sa raffle at makatanggap ng freebies at nakakuha ng Voltes 5 shirt. Let's go! Salamat GMA!
Halos 2,000 seafarer at kanilang pamilya ang nagsama-sama para makisaya, magsalo-salo at mag-enjoy sa mga inihandang sorpresa sa kanila. May mga booth mula sa mga insurance company at micro-lending business para matulungan at maturuan ng mga seafarer na pahalagahan ang kanilang mga kita. Para mas mapasaya ang mga Pinoy seafarer, nagpa-contest din ang GMA Pinoy TV na nilahokan ang mga game na game na seafarer. Tuwang-tuwa naman ang mga seafarer na dumalo sa Seafarer Fiesta. Pang-motivation na lang din po. Napakasaya kasi sa 9 months namin na lagi nakakulong kami sa barko. So nabibigay namin yung saya namin dito sa Pilipinas. Ito nabibigyan talaga yung mga programa na to para sa atin, sa mga kababayan nating marino. Nasa Seafarer event din ang kilalang vlogger na isang chief marine engineer na si Chief McCoy. Kasi nga ang mga seafarers, they are basically the unsung heroes. Okay? Even back nung pandemic, they did not stop working. Okay? At the cost na hindi nga sila makauwi. Okay? That is just one of the sacrifices na ginagawa nila. Not to mention that they keep the economy running. Isinagawa ang naturang event kasabay ng International Day of the Seafarer. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Itinuturing ng pulisya na armed and dangerous ang kampo ni dating Maimbong Sulu Vice Mayor Pando Mudhasan na nakaengkwentro ng mga otoridad kamakailan. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Juani, hindi mo na pinapayagan ng Philippine National Police? Yes, June? Yes, Juani. Go ahead, June. Yes, Connie. Hindi muna pinapayagan ng Philippine National Police na makabalik ang 5,000 hanggang 6,000 residente ng Maimbong Sulu na lumikas dahil sa kaguluhan doon. Sumiklab ang matinding bakbakan sa bayan ng Maimbong nang magsilbi ng arrest at search warrant laban kay dating Vice Mayor Pando Mudhasan at kanyang mga tauhan. Nakatakas ang dating Vice Mayor at kanyang mga tauhan. Si Mudhasan ay leader umano ng isang lawless group. Sabi ni PNP Public Information Chief Brigadier General Rodrigo Maranan, tuloy-tuloy pa raw ang paghahabol kaya Mudhasan at kanyang mga tauhan kaya delikado pa para sa mga residente ang bumalik sa kanilang mga bahay. Naka-full alert ang PNP, mas pinalakas ang mga checkpoint para hindi makalabas ng probinsya ng Sulu. Ang nakatakas na itinuturing na armed and dangerous, isang miyembro ng Special Action Force ang patay at mahigit 10 na iba pang tropa ng gobyerno ang sugatan. 2 sibilya naman ang nadamay at nasugatan din. Isa naman ang na-recover na katawan ng kalaban umano ng gobyerno. Sabi ng PNP, 37 ang potential private armed groups ang nasa Bangsamoro Autonomous Region kung saan kabilang ang probinsya ng Sulu. Tony? Maraming salamat, June Veneracion. Hindi kabilang ang instant noodles sa mga pagkaing maaalat na balak mapatawa ng mas mataas na buwis. Ayon po yan kay Finance Secretary Benjamin Diokno, kaugnay sa planong dagdag buwis sa mga junk food at sweetened beverages. Sa panukala, magkakaroon ng karagdagang 10 pesos na tax kada 100 grams o 100 milliliters sa mga pre-packed foods. Dagdag ni Diokno, makikitulong o makatutulong ang panukala sa kalusugan ng tao at sa mas maraming kita ng bansa. Nito pong nakaraang linggo, sinabi ni Budget Secretary Amena Pangandaman na inaasahang ngayong taon maisa sa batas ang mga dagdag buwis. Ang trending na laruan na lato-lato, bawal na sa isang eskwelahan sa General Santos City. No to lato-lato na ang Dadyanga South Central Elementary School dahil sa ingay at kapahamakang dala nito. Ang principal ng paaralan nag-surprise inspection sa mga bag ng mga mag-aaral. Ang mga may dalang lato-lato nag-goodbye na sa kanilang mga laruan matapos iyong makumpiska. Suportado naman ng Gensan City Schools Division ang kautusan at hinihikayat ang mga punong guro ng iba pang paaralan na gawin kung ano ang nararapat para sa mga estudyante. Bumalik na sa kani-kanilang base ang mga Russian mercenary na sumugod sa Rostov-on-Don, Russia nitong weekend. Yan ay kasunod ng napagkasundong deal sa pagitan ng Wagner Group at Russian government na pinagitnaan ng Belarus. Ang kanilang commander na si Evgeny Prigozhin mananatili muna sa Belarus. Wala pang komento si Russian President Vladimir Putin kaugnay sa deal. Pero sa isang panayam ng state television kahapon, sinabi ni Putin na prioridad niya ang giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine.
isang ex-convict at dating kalyado ni Putin si Prigozhin na kabilang sa mga lumaban sa Ukraine. Pero nitong weekend, nagdesisyon ng kanyang grupo na umabanti pa Russia para patalsikin daw mga umunitiwaling Russian military commanders. Sinasabing ang pagsugod ng kampo ni Prigozhin na isa sa pinakamalaking hamon na hinarap ni Putin sa kanyang mahigit 2 dekadang pamumuno sa Russia. Siniguro naman ang embahada ng Pilipinas sa Russia na ligtas ang nasa 10,000 Pilipino roon. Walang direktang epekto ang naging tensyon sa Russia nito pong weekend sa nakaambang oil price hike bukas. Yan ang paglilinaw ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau. Mas may kaugnayan daw ito sa plano ng Saudi Arabia na magbawas ng aabot sa 1 million barrels kada araw mula po sa produksyon nito ng krudo. Sa anunsyo ng Shell, Sea Oil at Clean Fuel, magtataas ng 1 peso and 5 centavos ang kada litro ng diesel bukas. 20 centavos naman sa gasolina. May taas ding singil ang Shell at Sea Oil sa kerosene na 1 peso and 20 centavos kada litro. Wala pang anunsyo ang iba pang oil companies. Ipinangako ni Pangulong Bongbong Marcos na palalakasin ng gobyerno ang maritime-related policies para maprotektahan ang mga seafarer. Mayulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbubukas ng Shaping the Future of Shipping Seafarer o Shipping Seafarer 2050 Summit sa Condad, Manila. Nagpasalamat ang Pangulo na nakasama niya ang mga taga-International Chamber of Shipping pati na ang Filipino Ship Owners Association sa okasyong ito. Nasa turning point daw ang nasabing sektor na magkaroon ng transformation para sa paggamit ng sustainable fuels at pagpapataas ng digitalization and automation. At para magawa ang shift na ito, kailangan ng shipping industry na mag-adapt at mag-integrate ng new development sa kanilang barko. At ang paggawa ng mga barko at modernong barko na armado ng makabagong teknolohiya at nasa sentro ng pagbabagong ito, Connie, ang highly qualified at well-trained workforce na gagawa at mag-maintain at hawak ng mga shipping vessels. Kaya naman dapat daw mabatid ang mga kailangang skills para sa mga new generation na barko pati na ang kailangang edukasyon at training ukol dito. Sabi ng Pangulo, ipinagmamalaki ng bansa ang ating maritime heritage na may titulo na seafaring capital ng mundo dahil higit kalahating milyong Pinoy seamen ang nasa global maritime workforce. Kaya gagawin daw ng pamahalaan ang lahat para sa pagpapalakas ng maritime-related policies para nga maprotektahan ang mga seafarers pati na ang kanilang pamilya. Muli din yung pinaalalahanan ng Maritime Industry Authority o Marina at ang Commission on Higher Education na makipagtulungan sa shipping industry sa upskilling at reskilling ng ating mga seafarers upang maging handa sila sa parating na shift ng ocean-going vessels na mula sa karaniwang ginagamit na fuel ay magiging green ammonia na mula 2030 to 2040. Sa isang panayam naman, sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na nagtutulungan ang Marina at Shed tungkol sa mga edukasyon at kasanayan ng mga seafarers. Marami na raw nagawa ang Shed at Marina at naipakita na rin daw ito sa European Maritime Safety Agency o EMSA na patuloy na kumikilala sa sertifikasyon ng Filipino seafarers. Katunayan, magbibigay pa raw ng 4 million euros ang ahensya para ma-improve ang edukasyon at training ng Pinoy seafarers. Tiniyak naman ni BMW Secretary Toots Oplet na tulad ng pangalan ng OFW, may kahaling tulad ding mga benepisyo ang mga seafarers. Inihayag din ni Oplet na noong bago mag-pandemic, higit kalahating milyong seafarers o isa sa limang international crew ay Pinoy. At sa pagtatapos nga ng 2020, halos naabot na raw ang nasabing bilang na nakapagdala ng higit 489,000 na na-deploy na Pinoy crew. Ukol sa 15 maritime schools na nasuspend ng programa, sabi ni Bautista, wala pa naman daw nakakabalik sa kanila dahil nire-review pa ng Marine at Shed ang kanilang programa. Sabi ni Secretary Ople, mahalaga ang summit na ito dahil lahat ng malalaking asosyasyon ng ship owners ng mundo ay dumadalo rito. Ang pagpili sa Pilipinas bilang venue ng summit ay strong signal umano na pinahalagahan ng Filipino seafarers na dominant force muli sa hinaharap ng kanilang industriya. Nakikita rin daw nilang effort ng Marcos administration sa pagpapabuti ng ating mga seafarers. Yan ang latest mula dito sa Pasay City. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. Nakatanggap ng 2 incubator ang Tondo Medical Center bilang donasyon. Galing ito sa 3 Rotary Club mula Rizal West District, Seoul District at Singapore District. Ayon sa Tondo Medical Center, dumarami ang bilang ng kanilang preterm deliveries o mga ipinapanganak na kulang sa buwan. Sa 300 hanggang 400 nilang deliveries kada buwan, 40% dito ay premature. Malaking tulong daw ang donasyon na ito, lalo't 8 lang ang incubators nila bago ang bagong donasyon.
Ayon sa medical chief ng ospital, ang hindi pagpapa-prenatal check-up ang pangunahing sanhi ng pagkakaroon ng premature na panganganak. Kaugnay naman po sa presyo ng bigas na inaasahang magmamahal raw muli ngayong pung linggo at sa Hulyo. At iba pang issue, ito po, kausapin na natin si Agriculture Assistant Secretary Christine Evangelista. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Si Connie Season po ito. Magandang umaga, ma'am Connie. ASEC, pareho ho ba yung monitoring ng DA sa sinasabi po ng grupong SINAG na magmamahal raw muli ang presyo ng bigas ngayong pung linggo? Tinitingnan po natin yung ating monitoring dito sa NCR base po dun sa 13 wet markets. Ang regular milled rice ngayon ay nasa 38 pesos, ang well milled nasa 40. So, continuous monitoring po ginagawa natin. At the same time, we are trying to encourage yung mga retailers natin na bumili sa mas mura na source para po magbenta rin po nila ng mas mababa yung kanilang bigas. Especially yung regular milled. Karamihan po kasi ngayon sa palengke, mas marami pong binibenta na well milled compared sa regular milled. I see. Opo. Pero ang tanong ho ng marami, posible kayang pumantay yung presyo ng local rice sa imported rice na? Sana po ay hindi. Yan po yung ating gagawa ng paraan para makita natin what are the things, what are the interventions needed para po yung retail price natin hindi masyadong sumipa. One of the things, again, is the market linkage. Second is we are trying to see, we're trying to usher some farmer cooperatives to shift yung sa ginagamit po nilang agricultural inputs na kung saan makakababa po yung kanilang cost to produce. That will help us bring down the prices. So we are very much aware doon sa movement ng prices po sa palengke. Kaya sa national rice program po natin, yung mga interventions are being put in place, ma'am. Nako, ito hong nangyayari na ito kung sakasakali, ma'am, ay taliwas sa utos po ng ating Pangulong BBM na pababain, di ba, ang presyo po ng bigas. Ano ho ba ang nagiging dahilan nito at ano ho ang inyo pong ibinibigay dyan sa DA na mga suporta para sa ating rice farmers? Well, yung presyo po ng agricultural input is definitely one of the reasons bakit yung presyo po ng ating palay ay tumaas. Of course, we have to take into consideration yung presyo po ng kanilang panahon ng pagtatanim. Of course, bumaba na rin po yung presyo ng ibang agricultural input ngayon. Pero pag gumawa po ng cost structure yung ating magsasaka, syempre yung paggamit po nila siguro ng urea nung time na yon, ito yung presyo, kaya ganito ang presyo ngayon. However, meron po rin tayong mga ibang kooperatibang tinutulungan kung saan meron po silang pamamaraan para makapag-produce ng mas murang palay. Kung ito po ay mapaparami natin, we are thinking of doing contract growing. Meron pong ibang mas malalaking kooperatiba, meron pong ibang mga lokal na pamahalaan na willing to get into contract growing at bibilin po nila yung palay ng mas mura. Then that will help us bring down the price of the commodities and make it available to consumers also. Okay. Pero may balita rin kami kasi na ilang mga magsasaka raw ay nagsishift na sa pagtatanim na lamang ng gulay at munggo dahil daw dito sa banta ng El Nino. Hindi ho ba kaya lalo pa ito makaapekto sa supply ng bigas natin at lalo hong magmahal kung ganito ho mangyayari? Ayan po ay masusing pinag-aralan po ng ating kagawaran because even before we were already promoting yung crop diversification dahil nakita rin po natin na mas malaki po ang kinikita ng ating mga magsasaka pag sila po into high value crops, yan po yung mga gulay. However, we have to be able to strike a balance wherein we have to remember na food security, lalo na po ang bigas, We are a rice eating country. So hindi po natin pwede pabayaan yung ating mga magsasaka na bitawan ang pagtatanim ng palay, pero we have to find a way para yung interventions natin will make them stay into planting that commodity also. Okay, yung pang bigas daw sa Kadiwa na itinitinda na mura, hanggang Biyernes na lang? Tama ho ba yun, ma'am? Kami po ay nakikipag-usap dun sa ating kooperatiba. Ito po yung from Nueva Ecija, meron din pong from Tarlac, at meron din pong from Car. Kasi sabi nga po natin, yung 25 pesos na bigas po na yan, wala pong subsidiya ang ating pamahalaan. Ito po ay presyo mismo ng ating mga magsasaka. So kami po ay patuloy na nakikipag-usap sa kanila para sana mapagpatuloy nila yung pagbenta ng 25 pesos. At sila rin po sana yung ating ima-market linkage
sa mga lokal na pamahalaan na gusto magkaroon ng 25 pesos na bigas sa mga wet market na kanilang within their jurisdiction. But for now, hanggang Friday po tayo, habang hindi pa ho na paplansya. Well, it's only Monday, so hopefully hindi ito maging hanggang Friday. Patuloy po ang ating pag-usap sa kanila, ma'am. Marami pong salamat sa inyo binigay sa aming oras, ma'am. Salamat din, Ma'am Connie. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan po naman si Department of Agriculture Assistant Secretary Christine Evangelista. Sa unang pagkakataon mula nang itaas sa Alert Level 3, umabot sa mahigit 100 ang naitalang volcanic earthquakes mula sa Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 oras. May ulat on the spot si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Jessica? Rafi, nananatili sa baseline ang bilang ng lava flow rockfall events at uson mula sa crater ng vulkan ayon sa FIVOX. Ngunit mapapansin ang biglang pagtaas ng bilang ng volcanic earthquakes. Mula noong itaas sa Alert Level 3 ang Bulkan Mayon, bibihira kung magkaroon ito ng volcanic earthquakes, minsan isa o dalawa hanggang tatlo. Ngunit sa nakalipas na 24 oras, ang volcanic earthquakes na naitala ng FIVOX umabot ng 102. Paliwanag ni FIVOX Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief Mariton Bornas, low frequency o maliliit na earthquakes lamang ang mahigit 100 pagyanig na kanilang naitala sa Bulkan Mayon. Isa sa mga tinitingnang dahilan ng biglang pagtaas ng bilang ng volcanic earthquakes ay ang dalawang araw ng pag-uulan sa probinsya. Samantala, ang kasalukuyang state of unrest ng bulkan ay kahalintulad umano ng 2014 eruption na tumagal ng ilang buwan. Kaya nakikitang hamon ngayon ng provincial government ang sustainability ng Mayon operations kung magtatagal pa ang ganitong sitwasyon. Sa bayan ng Kamalig, minabuti ng LGU na magkaroon ng livelihood training para sa evacuees sa tulong ng TESDA. Ang ilang evacuees mula sa barangay Kirangay sumailalim sa training para sa installation ng solar o photovoltaic system. Basic na kaalaman ang itinuro sa kanila kagaya ng pag-design ng sariling solar connection at tamang wiring. Plano rin ng TESDA na magsagawa ng NC2 training para sa mga ito para magkaroon na ng national certificate at ma-practice ang kaalaman sa labas ng evacuation center. Maliban dito, tinuruan din ang ilang kababaihang evacuees ng pagpikil ng mga gulay para ang mga sobrang pananim ay hindi masayang. Nakatakda rin, Rafi, na magsagawa ng iba pang skills training para sa mga evacuees ng bayan. Sa tulong nito, umaasa ang LGU na maipagpapatuloy ng mga residente ang kanilang paghahanap buhay sa kabila ng pananatili sa evacuation centers. Rafi? Jos Mabalos, Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. May bagong record ang tinaguriang Pinoy Aquaman ng bansa na si Attorney Injimar Macarine. Matagumpay na natapos ni Macarine ang 10-kilometer unassisted solo swim mula Bugtong Island sa POV Corpus hanggang Lagoon sa Bayan ng Kataingan, Masbate nitong Sabado. Nagawa niya yan sa loob ng 4 hours and 22 minutes. Yan na ang 37 paglangoy ni Macarine sa open water matapos sa mga matagumpay na langoy niya sa Pilipinas at sa Amerika. Kwento ng Pinoy Aquaman, naging hamon sa kanya ang pagsalubong sa malalaking alon nang malapit na siya sa kanyang destinasyon. The swim was successful, but I had a hard time in the last 1 kilometer, because of the strong current. I have 3 advocacies. I swim to promote marine conservation, Masbate tourism, and healthy lifestyle. Pahabol po na balita, ilang magsasaka ng araw ang pinipiling magtanim na lamang ng gulay at munggo dahil sa banta ng El Nino sa bansa. May ulat on the spot si Chino Gaston. Umuulan man ngayon sa halos buong bansa ay nagbabala ang pag-asa na tatama ang mahabang panahon ng walang ulan sa 38 mga probinsya sa buong bansa simula Setyembre dahil sa epekto ng El Nino weather phenomenon. 2 sa 38 probinsya, posibleng meteorological drought ang mararanasan. Ibig sabihin, 5 buwan o higit pa na may 60% reduction ng rainfall simula Disyembre. Ito ang mga probinsya ng Camarines Norte at Southern Leyte. Rice production ang makakaramdam ng pinakamatinding epekto ng El Nino, lalo na ang rice production na magsisimula sa fourth quarter ng taon. Bagamat maraming magsasaka ang hindi muna nagtanim dahil ina-anticipate nila yung El Nino, hindi naman daw nangangahulugan na magkakaroon ng malawakang masamang epekto. Depende pa rin daw ito sa magiging tindi ng uri ng El Nino na mararanasan. Bilang tugon sa forecast, ilang magsasaka ang nag-shift na mula sa gulay at corn
Ora Mongo Production mula sa kanilang pagtatanim ng palay. Tiyak na raw kasi na epekto ng El Nino ay tatamaan ang rice supply. Problema rin ito dahil posibleng maapektuhan din ng El Nino ang Vietnam at Thailand na pinanggagalingan ng rice imports natin. Ganito ang mangyayari, tiyak na mataas ang rice prices kahit doon sa mga imported rice. Kung mild El Nino naman ang reduced rainfall sa katapusan ng third quarter, September hanggang October ay mabuti daw sa harvest ng palay dahil hindi uulanin o hindi babagyuhin yung mga third quarter. Ang magiging problema, tagtuyo na sa fourth quarter, wala nang supply ng bigas mula first hanggang second quarter ng 2024. Base pa rin sa kasaysayan, ang panahon ng El Nino ay nagdudulot ng extreme weather patterns, kaya kahit walang ulan, pwede magkaroon ng dilubyo. Dapat daw tandaan, ang Typhoon Ondoy ay nangyari sa panahon ng El Nino. Tandaan rin daw ng tagtuyo na mararanasan ay makakaapekto lamang sa piling parte ng bansa. Posibleng may rainfall pa rin sa ibang bansa o sa ibang bahagi ng bansa sa panahon ng El Nino. At yan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo, Connie. Maraming salamat, Chino Gaston. At naway nabusog po kayo sa maiinit na balita sa oras na ito. Araw-araw pong tumutok sa Balitang Hali para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Mula po sa tahanan ng katotohanan, ako po si Connie Sison. Buong puso para sa Pilipino. Ako po si Rafi Tima. Kami ang inyong mga kasalo dito sa Balitang Hali. Maging updated sa mga maiinit na balita, maaari pong mapanood ang Balitang Hali at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.